guys, welcome back again to my channel. This is me, Ray Camacho, your homeboy barista. Sa ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang mokapat. Nung nakaraan, pinakita ko sa inyo yung mga equipment na ginagamit natin sa paggawa ng kape. So ngayon, i-demonstrate ko sa inyo isa-isa ang kung paano ba siya ginagamit. So ito ang mokapat, guys. Isimulan na natin. Okay guys, pwede na nating ilipat ang coffee ground dito sa ating mocha pot. Lagay mo natin siya dun sa parang filter ng mocha pot. Okay. Nasukat na natin to, kaya alam natin saktong-sakto lang yung ground dito sa filter niya. Okay. Once na napuno na natin siya, i-level lang na natin siya, ipantay natin siya, guys. Yan. Para maging equal or even yung pagkaka-scattered ng coffee beans niya. Ayun, ang coffee ground niya, okay. Yan. Pagka nalagay na natin ng coffee ground natin dito sa ating filter, kailangan natin ng mainit na tubig. Ito, dito natin ilalagay mainit na tubig. Isasakto lang natin siya. Meron siyang parang tornilyo, guys. Ito. Ay, yung parang tornilyo na yon. Ito. Hanggang doon lang ang tubig natin. Ganyan lang. Kita niya ba? Yung tornilyo na yan. Dito, hanggang dyan lang ang tubig natin, yung level niya. Yan. Okay. Guys, dahan-dahan lang kayo. Maggumamit kayo ng panyo or towel man lang. Kasi medyo mainit talaga siya. Hindi medyo, mainit talaga siya. Saka natin siya ilalagay dito sa ating mocha pot. Saka natin siya i-cover. After that, guys, pakukuluin na ngayon natin siya. Ilalagay natin siya sa sakalan. Makikita natin kung anong mangyayari sa ating coffee. And guys, medyo umiinit na ang ating kalan. Medyo hintayin natin siya na mag-evaporate yung tubig niya sa loob para ma-extract niya yung espresso dito sa ating mocha pot. Guys, ang dahilan kung bakit mainit na tubig ang ilalagay natin sa loob, dahil para nandun na yung boiling point niya, konting init na lang or konting lagay na lang sa ating stove at mag-evaporate na siya. Mag-extract yung pinakatubig niya sa loob. Yan, guys, tignan nyo. Lumalabas na yung ating kape. Na-extract na siya from ilalim papunta dito sa ibabaw. Parang espresso yan, guys, dahil yung pressure from the ground as well as nung coffee yung mocha pot is ma-absorb niya. Na-absorb nung kape papunta diyan sa taas. So patayin na natin siya, guys, para hindi na masyadong ano. Siguro double shot espresso na to. Tanggalin natin para hindi na siya masyadong kumulo. Okay? Yan.
meron na tayong espresso gamit ang mocha pot. Okay guys, maraming salamat ulit sa pag-subscribe at sa pagtutok sa akin channel. Sana may natutunan kayo kahit papaano sa paggawa natin ng kape. Every time na magagawa ako ng video, please share and subscribe kung hindi ka pa naka-subscribe. Click the notification bell para magkaroon kayo ng update sa mga gagawin ko pa mga video. Maraming salamat. God bless.